kasama sa si Pangulong Ferdinand Bumbong Marcos Jr. na irerekonsidera ng Court of Appeals ang hakbang nito na pansamantalang suspendihin ang power supply agreement sa pagitan ng San Miguel Corporation subsidiary South Premier Power Corp. at Manila Electric Company o Meralco. Ayon kay Office of the Press Secretary Officer in Charge Garafiel, ipinunto ng Pangulo na labag sa kasunduan ang nilabas na temporary restraining order ng CA dahil magdudulot ito ng extremely deleterious effect o pagtaas ng presyo ng kuryente. Noong Nobyembre 24, nagpalabas ng TRO ang CA 14th Division kasunod ang petisyon ni inihain ng San Miguel Corporation Subsidiary. Nagugat ang petisyon sa naging desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC noong September 9 na ibasura ang hiling ng SPPC, San Miguel Energy Corporation at Meralco na taasan ang generation charge. Bunsod ito ng pagtaas ng presyo ng coal at natural gas materials na ginagamit sa pagproduce ng kuryente. Katuwiran naman ng ERC na ang napagkasunduang presyo sa PSA ay fixed by nature at ang mga dahilang binanggit ng SPPC at Meralco upang itaas ang generation charge ay hindi kabilang sa mga exceptions na magpapahintulot ng price adjustment. Samantala, nababahala rin si ERC Chairperson at CEO Mona Lisa Di Malanda sa posibleng maging epekto ng TRO. Aniya abot sa 7.5 million registradong customer ng Meralco sa NCR at ilang lugar sa rehiyon. Sa lugar ng Region 3 at Region 4 ang maaaring mapiktuhan ng mas mataas na singil ng kuryente dahil sa kawalan ng kahandaan sa posibleng terminasyon sa kasunduan. Mula dito sa PBN News Center, Ryan Villarino para sa Radio Alternative Balita Nationwide.